Pagdating sa mga scooter, kilalang kilala dito sa Pilipinas ang Yamaha Inmax, Honda PCX, Yamaha Aerox, at ang Honda IDV. Sa madaling salita, Yamaha at Honda lang ang nangungunang brand dito sa Pilipinas pagdating sa mga scooter. Kaya naman sa video na ito ibabahagi natin ang 10 150cc na scooter o automatic na motorsiklong galing sa ibang brand na di hamak na mas mura ang presyo, maganda ang forma, at kayang-kaya na sumabay sa mga kilalang brand. Number 10, Skygo Lance 150, isa pang motorsiklo na kamukha ng Honda Click 160 at meron ding advanced features. Naka-LED na din lahat ng kanyang mga ilaw kaya maliwanag ito at pagdating sa kanyang forma, napakaganda dahil kamukha niya ang Honda Click 160. Naka-keyless na din ito with answer back system and anti-theft alarm. Naka-flat footboard siya kaya marami kang mailalagay dito sa harapan. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 149.3cc, liquid-cooled, 4-stroke, single-cylinder, single overhead cam, 2 valves. Ang compression ratio ay 10.6:1, at ang maximum power ay 9 kilowatts at 8,500 rpm with a maximum torque of 11.8 Nm at 5,500 rpm. Malaki rin ang kanyang fuel capacity, 7 liters, kaya matagal-tagal bago ka maubusan ng gasoline. Matipid din ito sa gasolina, dahil ito'y electric fuel injected na nasa around 35 to 40 km per liter ang fuel consumption. Pagdating naman sa kanyang preno sa harapan ay naka-disc brake, sa likod ay naka-disc brake din, sa kanyang suspension naka-telescopic fork sa harapan, naka-single shock naman sa likuran, malalapad din ang kanyang gulong. Sa harapan ay 110x80x14, sa likod ay 120x70x14. Pagdating naman sa presyo nito, nagkakahalaga lang ito ng 97,000 pesos. Number 9, Ifqi MMTX 150. Pagdating sa porma nitong motorsiklong to, mukha itong BMW. Hindi mo rin isipin na 150cc lang ito, dahil mukha itong 400cc ang kanyang datingan. Naka-LED lahat ng kanyang ilaw, meron din itong windshield na nakakadagdag porma, at pagdating sa kanyang makina, ito ay 150cc, liquid-cooled, 4-stroke, 4 bulbs, fuel-injected. Ang maximum power ay 12 kilowatts at 8,500 rpm with a maximum torque of 15 Nm at 5,500 rpm. Malaki rin ang kanyang fuel capacity, 8 liters, kaya malayo-layo ang mararating mo sa isang full tank nito. Kumukonsumo lang din ito ng 42 to 45 km per liter at meron din itong safety features dahil naka-dual channel ABS na ito. Ibig sabihin harap at likod meron ng anti-lock braking system, sa suspension naman naka-telescopic fork sa harapan sa likuran naman ay naka-dual shock, malalapad din ang sukat ng kanyang gulong, sa harapan ay 110x80x40, sa likod naman ay 130x70x13, at napaka-porma nitong Ifqi MMTX 150, hindi mo isipin na 150cc lang ito. Pagdating naman sa kanyang presyo, nagkakahalaga ito ng 139,000 pesos. Number 8, Rusi Rapid 150. Ang scooter namang ito ay nahahawig sa Yamaha Aerox, pero syempre pagka Rusi, talagang mas mura ang presyo. Pagdating sa kanyang porma, kuhang-kuha at mapagkakamalan mo talaga na Yamaha Aerox ang motorsiklong to. Isa itong Rusi 150 sa pinakamabenta pagdating sa 150cc ng Rusi. Pagdating sa makina nito, ito ay 149.6cc, air-cooled, 4-stroke, single-cylinder, 2 valves at ito ay naka-carb. Ang compression ratio nito ay 9.5:1, ang maximum power ay 7.8 kilowatts at 7,500 rpm with the maximum torque of 10.5 Nm at 5,500 rpm. Ang fuel capacity naman nito ay 5 liters at sa kanyang fuel consumption, nag-average ito ng 30 to 35 km per liter. Pagdating sa kanyang preno, naka-disc brake sa harapan at naka-drum brake sa likuran, at ang suspension naka-telescopic fork sa harapan, sa likuran naman ay naka-dual shock. Pagdating sa kanyang mga gulong, ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 110x70x13, sa likod naman ay 130x70x13 at pagdating sa kanyang presyo, sobrang affordable lang. Kalahati ng presyo ng Yamaha Aerox dahil 65,000 pesos lang ito. Number 7 is Skygo PPV 150, isa rin itong bagong modelo ng Skygo at pagdating sa porma nito very unique yung kanyang disenyo. Actually wala pa itong ibang kamukha dito sa Pilipinas, tanging itong PPV 150 lang ang merong ganitong design, kaya naman malayo pa lang makikilala mo kaagad ito. Pagdating sa makina nito, ito ay 150cc, 4-stroke, liquid-cooled, 2 valves, single-cylinder,
single overhead cam. At ito ay fuel-injected na din, ang maximum power nito ay 12.1 horsepower at 8,500 rpm with a maximum torque of 11.8 Nm at 5,000 rpm. Malaki rin ang kanyang fuel capacity. 11 liters kaya malayo-layo rin ang mararating mo sa isang full tank nito. Matipid din ito sa gasolina dahil kumukonsumo lang ito ng 41 km per liter. Pagdating sa kanyang preno, naka-disc brake sa harapan at naka-disc brake sa likuran, at sa kanyang suspension ay naka-telescopic fork sa harapan at naka-monoshock sa likuran. Ang sukat naman ng gulong nito dito sa harapan ay 100x80x14. Sa likod naman ay 120x70x14, at pagdating sa kanyang presyo, nagkakahalaga lang ito ng 109,800 pesos. Number 6 is Wayamjet X150. Sobrang naging popular din ang scooter na ito mula nung nilabas ito dito sa Pilipinas. Talagang pinag-usapan at marami ang humanga sa kanyang disenyo dahil kung makikita nyo, napakaganda. Talagang futuristic at napaka-elegante nito. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 150cc, 4-stroke, 4-bulb, single cylinder, single overhead cam, liquid cold. Ang compression ratio ay 11.3:1, at ito ay naka-electric fuel injected na din. Ang maximum power nito ay 10.5 kilowatts at 8,500 rpm. At ang maximum torque ay 13.5 Nm at 6,500 rpm. Pagdating sa kanyang preno, naka-disc brake sa harapan at naka-disc brake din sa likuran, at ito'y merong CBS or Combined Braking System. Pagdating sa kanyang gulong, ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 100x90x14, sa likod naman ay 110x80x14, at naka-tubeless na ang mga gulong nito. Sa kanyang suspension, naka-telescopic fork sa harapan at naka-dual shock sa likuran. Pagdating naman sa kanyang presyo, nagkakahalaga naman ito ng 135,900 pesos. Number 5, Rusi Pulse 150 Fi. Maganda rin ang disenyo nitong scooter na ito, kaya ring sumabay sa mga mamahaling scooter, at ang maganda sa kanya ay naka-flat footboard din ito, kaya meron kang paglalagyan dito sa harapan. Perfect na perfect ito pang hanap buhay at pamalengki. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 148.9cc, air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, fuel injected. Ang compression ratio nito ay 9.2:1. Maximum power ay 8 kilowatts at 7,500 rpm with a maximum torque of 11.8 Nm at 6,000 rpm. Pagdating sa kanyang fuel capacity, meron itong 5 liters at ang average fuel consumption naman nito ay 30 to 40 km per liter depende sa riding habit mo. Pagdating sa kanyang preno, naka-disc brake sa harapan, naka-drum brake sa likuran at malalapad din ang kanyang mga gulong. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 110x70x12. Sa likod naman ay 120x70x12, at sa kanyang suspension, naka-telescopic fork sa harap, naka-single shock sa likuran. Pagdating naman sa kanyang presyo, sobrang affordable, dahil nagkakahalaga lang ito ng 82,000 pesos. Number 4, Euromotor Model T 150 Version 2. Ito namang scooter na ito ay medyo nahahawig sa Honda Click 160. Napakaganda rin ang kanyang forma, naka-LED na rin lahat ng kanyang mga ilaw. Sobrang advanced din ang kanyang features dahil naka-keyless na rin ito with answer back system and anti-theft alarm. At pagdating naman sa makina nito, ito ay 150cc, 4-stroke, 2 valves, single cylinder, single overhead cam. Ang compression ratio ay 9.5:1, at ito ay naka-electric fuel injected na din. Ang maximum power ay 8.6 kilowatts at 8,000 rpm with a maximum torque of 11.5 Nm at 6,500 rpm. Ang fuel capacity naman ito ay 6.5 liters, at dahil ito'y electric fuel injected, ay kumukonsumo lang din ito ng up to 40 km per liter. Pagdating naman sa kanyang preno, sa harapan ay naka-disc brake, sa likuran naman ay naka-drum brake, at ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 90x80x14. Sa likod naman ay 100x80x14, at naka-tubeless na ang mga ito. Sa suspension naman ay naka-telescopic fork sa harapan, sa likuran naman ay naka-single shock, at napakaganda ng porma nitong Euromotor Model T 150 na version 2. Pagdating naman sa kanyang presyo, sobrang affordable lang nito, dahil 77,900 pesos lang. Number 3. Ifki M Slick 150. Napakaganda din ng porma nitong Slick 150.
naka-LED na rin lahat ng kanyang mga ilaw. Meron din itong windshield dito sa harapan at ang maganda sa kanya ay naka-flat footboard na ito, kaya meron kang paglalagyan ng mga gamit mo dito sa harapan. At pagdating naman sa makina nito, ito ay 150cc, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled, single cylinder, single overhead cam. Ang maximum power nito ay 12.1 kilowatts at 8,500 rpm with a maximum torque of 14.6 Nm at 6,500 rpm at ito ay naka-electric fuel injected na din. Ang fuel capacity naman nito ay 9.2 liters. Malaki rin ang kanyang fuel capacity, kaya malayo rin ang mararating mo sa isang full tank mo dito. Matipid din ito sa gasolina dahil electric fuel injected na din. Kumukonsumo lang din ito ng up to 40 km per liter. Pagdating naman sa kanyang preno, naka-disc brake sa harapan at naka-disc brake na rin dito sa likuran, sa suspension naman. Naka-telescopic fork sa harapan at naka-dual shock dito sa likuran. Ang sukat naman ng kanyang gulong sa harapan ay 100x80x14, sa likod naman ay 120x70x14. Napakaganda rin ang porma nitong FKM Slick 150 na ito. Pagdating naman sa kanyang presyo, nagkakahalaga lang ito ng 123,000 pesos. Number 2 SYM Husky 150. Kamakailan lang ay inilunsad na itong bagong scooter ng SYM. Ito nga ang SYM Husky 150. Sobrang hinangaan ito ng maraming tao. Dahil napakaganda ng kanyang disenyo at sobrang advanced din ng kanyang mga features. Sa katunayan, itong SYM Husky 150 ang isa sa pinakapopular sa bansang Taiwan, at sa ngayon ay nandito na sa Pilipinas. Pagdating sa kanyang porma, hindi mo rin isipin na 150cc lang ang motorsiklong to. Moderno din ang kanyang design, naka-LED na din lahat ng kanyang ilaw. Meron din itong windshield at ang maganda pa dito sa SYM Husky 150 ay meron itong mga safety features kagaya ng ABS o anti-lock braking system dahil naka-dual channel ABS na ito. Harap at likod naka-ABS o anti-lock braking system na. Meron pa itong traction control system. Pagdating sa kanyang makina, ito ay 150cc, single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled, ang kanyang compression ratio ay 11.2:1. Ang maximum power ay 10.8 kilowatts at 8,000 rpm, with a maximum torque of 14.5 Nm at 6,000 rpm. Ito'y naka-electric fuel injected na din. Ang maganda rin sa motorsiklong to ay malaki ang kanyang fuel capacity. 15 liters ang isang full tank nito, kaya malayo na rin ang mararating mo sa isang full tank mo. Matipid din ito sa gasolina dahil ito'y electric fuel injected. Kumukonsumo lang din ito ng 40 to 45 km per liter. Napakalapad ng kanyang mga gulong. Ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 120x70x13, sa likod naman ay 130x70x13, naka-tubeless na rin ang mga ito. Pagdating sa kanyang suspension, naka-telescopic fork sa harapan at sa likuran naman ay naka-monoshock. Hindi ba napakaganda ng porma nitong bagong SYM Husky 150? Siguradong marami rin ang bibili ng scooter na ito. Pagdating naman sa kanyang presyo, ay nagkakahalaga lang ito ng 152,000 pesos. Number 1, SK Go Bolt 150. Sa unang tingin akalain mong isa itong maxi scooter na 400cc, dahil kuhang-kuha nito ang porma ng Yamaha X-Max. Napakamoderno at elegante ang porma nitong scooter na ito, mayroon itong mataas na windshield. Naka-LED lahat ng kanyang mga ilaw, at siguradong mapapalingon ang kahit na sino, dahil napakaganda ng kanyang porma. Pagdating sa makina nito, ito ay 149.3cc, liquid cooled, 2 valves, single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, fuel injected, at ang kanyang compression ratio ay 10.6:1. At ang maximum power nito ay 12 horsepower at 8,500 rpm with a maximum torque of 11.8 Nm at 5,500 rpm. At ang maganda sa motorsiklong ito ay malaki ang kanyang fuel capacity. Pang maxi scooter din talaga dahil 13 liters. Matipid din ito sa gasolina dahil ito ay fuel injected at naka 2 valves lang naman at mababa lang ang kanyang displacement. Kumukonsumo lang ito ng 40 km per liter, kaya naman sa isang full tank nito, malayong malayo na talaga ang mararating mo. Pagdating naman sa kanyang mga preno, sa harapan ay naka-disc brake, sa likuran ay naka-disc brake din. Ang kanyang mga gulong ay malalapad. Ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 110x70x13, sa likod naman ay 130x70x13 at naka-tubeless na ang mga ito.
Ang kanyang suspension ay naka-telescopic fork sa harapan at naka-dual shock sa likuran, at talagang hindi nila mapagkakamalan na 150cc ang scooter na ito dahil mukha itong Yamaha X-Max na nagkakahalaga ng 259,000 pesos. Pero pagdating sa presyo nitong Iskay Go Bolt 150, nagkakahalaga lang ito ng 115,000 pesos. So that's it mga ka-Wizard Moto, natapos na tayo sa ating review sa Top 10 150cc na magagandang scooter maliban sa Yamaha at Honda. Sobrang dami palang mga 150cc ang available dito sa Pilipinas, napakaganda ng porma, napaka-advanced din ng mga features, pero pagdating sa presyo, mas affordable o mas abot kaya. Pagdating naman sa durability ay matitibay din naman ang mga motorsiklong to, hindi rin naman ito basta-basta masisira as long as nasa tamang pag-aalaga. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang pinaka nagustuhan mo sa limang motorsiklo na napag-usapan natin sa video na ito, paki-comment mo na lang sa baba, at kung nagustuhan mo naman ang videong to, just hit like. At kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel ay huwag kalimutang mag-subscribe, hit mo na rin ang notification bell icon para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi, huwag din kalimutang mag-follow sa ating Facebook page. So hanggang dito na lang muna tayo mga ka-Wizard Moto, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ride safe as always and God bless.